Ang klase rin kayo, no? Kung kailan ako nakakulong? Tsaka niyo naisipang bumisita? Sinamahan ko lang ho si Sophie. May sasabihin daw sa inyo. Why are you here? Para matuwa? Finally! Nakuha mo na yung gusto mo? Ito, magpakasawa ka. Tingnan mo ko mula ulo hanggang paa. Yung ate mo, ba't hindi yung pasinama? I'm sorry, Tito. I'm really, really sorry. Sorry? Sorry? Huli na eh. Nakulong na ako. Nasira na yung pamilya ko. Nakuha mo na yung pera mo. What else do you want? No, Tito. I'm sorry. Because this had to happen. Nadamay pa si Natita at si Miley. I'm sorry because they had to suffer. At despite everything you did, mahal ka pa rin nila. Wala ka talagang utang na loob. Pagkatapos kitang tanggapin sa pamilya ko, yan ang pagpapasalamat mo? Don't get me wrong, Tito. Thank you. Thank you dahil ninakawan niyo ako. Dahil kung di niyo po ako ninakawan, hindi ko malalaman kung sino yung totoo kong family. Hindi rin po ako matututo na pahalagahan yung mga taong nagmamahal sa akin. Sana po, kayo rin. In this prison, matuto to not push people away and not to blame others dahil sa pagkakamali nyo. Guard! Guard! Dali mo nga ako sa helta ko. Ito na ho sana ang pagkakataon nyo para humingi ng tawad sa pamangkin ninyo. Kasi finally, pagbabayaran na niya lahat ng kasalanan niya sa akin. Pero bakit ganon? In the end, ako pa rin ang nasasaktan. Alam mo kasi sa sarili mo na kahit na ano pa ang mangyari, dito mo pa rin siya. Bakit kasi siya ganun, Teacher Nina? Hanggang sa end, hindi niya pa rin maamin yung mga mistakes niya. How can I forgive someone like that? Meron kasi talaga mga taong ganyan, anak eh.
Yung pinipili nila na magbulag-bulagan dahil ayaw nilang makita yung sarili nilang kahinaan. Hindi galit ang dapat nating ibigay sa ganun, anak. Awa. That's exactly what Ate would say. Where's Ate nga pala? Akala ko ba we're all in this together? Sophie. Do you know something, Teacher Nina? Nani Ninong? Asan si Ate? Sophie. Daddy Ninong, tell me. I can take it. Just tell me the truth. Anak. Bumso. Eh, ikaw lang naman kasi ang inaalala ng nanay, daling mo, tsaka ng tatay Martin. Tsaka inaalala ka rin namin. Pero kailangan mong malaman ang totoo. What happened to Ate, Teacher Nina? Sophie, may lupus si Ate Ann mo. Nasa ospital siya ngayon, naka-confine. In a state of coma. Kasama ng ate mo ang nanay daling at ang tatay Martin. Hindi siya pababayaan ng ngayon. Nakakoma po si ate. Sophie, huwag ka na masyadong mag-alala. Saan po nakakonfine si ate? Kailangan ko siyang makita. You wouldn't let na may mangyaring masama kay ate, right? Pare, kasama ko si Sophie. Pare. Sophie, nasa't si ate? Sophie.
Makausap yung doctor ni ate. Sandali lang. Tatawagin ko. Dahil hindi nagpa-function na maayos ang kidney niya, nahirapan mag-regulate ng waste ng katawan niya. Unfortunately, yung mga waste na yon napunta sa brain ng ate mo, kaya siya na-coma. Hindi po ba siya pwedeng i-dialysis para gumaling na po siya? Pwede lang nating ituloy yung dialysis ng ate mo kapag nagising na siya. But while still unconscious, we are giving her the necessary medication. How long will she be in that state, Doc? Well, I really can't say, Iha. But hopefully, mag-respond ang katawan niya sa mga gamot so she can recover. Cry na teacher Nina. I shouldn't cry.
Kasi pag umiyak ako, ibig sabihin, nagpapatalo na ako. I won't give up yet, Teacher Nina. Kasi alam ko, lumalaban pa si ate. We will get through this. I know ate will fight. At ako rin, hindi ko siya susukuan. G, I remembered my prayer when my tatay was dying. Sinagot mo ang prayer ko by giving me ate, right? Kaya hindi niyo siya kukunin sa akin. I know in my heart na pagagalingin niyo si ate. I will wait for that time na magigising si ate. At sa paggising ni Ate Anne, puro good news lang ang isasalubong ko sa kanya. May pa. Kain na, Sophie. Na-convict na pala si Attorney Santiago. Sophie, ayos ka lang ba? I'm okay po. I'm okay. Anak, gagaling pa ang ate mo. Nang sabi sa akin ng doktor, lumalaban daw yung katawan ni Anne. Tama yung sabi nila na may chance daw si Ate Anne mo na magising anytime kung loloobin ng Panginoon. Pwedeng mamaya. O di kaya bukas. Positive din po ako na gagaling si Ate. Sabi nga pala ng doktor kanina, iniintay lang natin na ma-stabilize yung kondisyon niya. Pagkatapos nun, pwede na nating planuhin ang pagpapakidney transplant sa kanya. Kami nga ng nanay Dolly mo, nagpalista sa National Kidney Transplant Institute para pagka nagising na si Ate Anne mo, yung donor na lang ang hihintay natin para sa operasyon. I know you've been taking good care of ate po. Thank you, Tatay Martin, Nanay Dolly. Now that I know about this, ako naman pong mag-aalaga kay ate. Kumain ka muna bago ka mag-aalaga. Halika na, kain na. JC, ba't puro laro ka lang, ha? Mag-aral ka nga. Kuya, di pa naman ako graduating, eh. Si Kuya Gabi ang may exam bukas. Kami next week pa. Ayun, porket wala si Mami, hindi ka na mag-aaral. Wala ka bang assignments, ha? Ano? Tamad mo kasi. Tamad ka kay Mami mamaya. Magawa na nga. Kuya, anong oras ba darating si Mami? Ba't mo tinatanong, JC, ha? Para magpatuloy ka maglaro dyan, ano? Hindi, ha? Kasi kanina pa sila umalis na umaga nila, Daddy. Kuya, bakit wala pa si Mami? Oo nga. Mamaya pa daw uuwi. Tumawag sa akin, eh. Nasa hospital daw sila. Kuya, anong nangyari kay Mami? Bakit daw sila nasa hospital?
Oo nga, Kuya Bon. Okay. Walang nangyari kay Mami. Eh, anong ginagawa niya sa ospital? Magkasama sila dun si Daddy. Sinamahan nila si Sophie kasi si Ann, sinugod sa ospital. Ha? Anong sakit ni Ate Ann? Lupus. No cure is available for SLE, but there are many treatments for the disease. Today, over 90% now survive for more than 10 years. And many live relatively asymptomatically. 80 to 90% can expect to live a normal life. It's possible po pala na ma-manage yung sickness ni ate. As soon as she wakes up, tutulungan ko siya para hindi na maulit yung attack niya. Familiar music arouses coma patients. Last month, dozens of news outlets reported the story of Charlotte Neve, the 7-year-old girl from Lancashire who awoke from a coma after hearing one of her favorite songs. It's a complete miracle, the girl's mother, Layla, told the Sun. Oh, Sophie, saan ka pumunta? I have found the perfect solution kung paano matulungan si ate magising. Uy! Ay, yung bata niya. Sophie!